Patatlong gulang pa lang, pero enrolled na. Karaniwan na yan ngayon sa ilang private preschool sa bansa. Kaya minsan, 5 taong gulang pa lang ay nasa grade 1 na. Pero sa public school, may age requirement ang Department of Education. 6 na taong gulang na dapat para ma-i-enroll sa grade 1. Pero pinapayagan naman ang mga magsi-6th birthday hanggang August 31. 3 kinder, 4 grade 1, 5 grade 2, 6 grade 3. 6 years old, my God, tapos kasabay niya, nasa 8 taong gulang. Kawawa po ang bata base sa pag-aaral. May mga epekto po yan, yung kanyang kakayanan na mag-absorb ng kaalaman. Sa utos ng DepEd na inilabas noong Disyembre, hindi na rin papayagang mag-enroll sa grade 1 na mga batang walang learner's reference number na patunay na nakumpleto niya ang kindergarten. Pangamba ng ilang magulang, baka hindi agad makapag-grade 1 ang kanilang anak kahit nakagraduate na ng kinder. I'm worried that he won't be given an LRN by his current school because they're insisting he enroll again to K2 next year. Despite their position, I will enroll my son to grade 1. Unang effect nun sa bata, I think that's traumatic for them. No? They will have to repeat their subject just because they are deficient in months. Number 2, the cost to the parents. Kaya ilang beses na raw sumulat sa DepEd ang education lawyer na si Attorney Joseph Noel Estrada. I'm actually appealing on behalf of the parents, no, for the DepEd to relax that rule. Kasi medyo late na, no, itong December lang lumabas. Pero sabi ng DepEd, 2016 pa ipinatutupad ang batas at panahon na anyang ipatupad ng mahigpit. Dinepensahan din ng DepEd ang age requirement. Base sa pag-aaral ay ito po yung edad na pinakamaganda po natin talagang tingnan para po sabihin na hinug na ang bata para mag-kinder. Tina Panganiban Perez, GMA News.